Kaugnay nga sa usapin ng sose sa COMELEC, makakapanim natin si Director James Jimenez na kapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga, Director Jimenez. Good morning, Sir Howie. Yeah. James, medyo drastic itong ginagawa ng COMELEC sa isang malaking grupo ng mga opisyal. Magkasama dyan yung may all-star lineup pa ng malalaking personalidad, no? Dating Pangulo Arroyo, Governor Vilma Santos, Governor E.R. Ejercito, etc. No? Pero kini-question nila ngayon yung thoroughness ng proseso ninyo. Halimbawa, si Governor Vilma, sinasabi niya, nakapag-submit naman daw siya long before the deadline. Kaya ang gusto kong tanungin po ay, how thorough was the process before you made this announcement? Well, it was very thorough. First of all, we took the submissions from the field, no? And then we reviewed every single submission dito sa Central. And then we saw that there were deficiencies. For instance, some people have been claiming that they did submit. And wala problema, they did submit documents. But the question is, was the submission proper, no? One of the things that a lot of people are not perhaps appreciating is that hindi lang to basta magbibigay ka lang ng dokumento at tapos na. Meron tayong prescribed form. And a lot of those who are saying that they have submitted have in fact submitted using improper forms, no? Basically, just dumping lots and lots of documents. Yung iba naman, hindi sila personally signed. Again, that's a requirement that was part of the, of the rules. It was published, it was well talked about. But unfortunately, when you look at the records now, you see that they're signed by this person or that person, but not the candidate himself. So, yes, they have submitted documents, but the submissions have not been, basically not according to form, no? Okay. We talk about form and substance. Their form is lacking. Okay, so James, kumbaga, may mga nag-submit nga pero not following instructions, kumbaga, no? Basically, hindi kaya medyo mabigat itong parusa? Were they nasabihan nyo muna na gagawin ito at nabigyan sila ng chance man lang para maayos yung kanilang mga submission bago sila tatanggalin sa pwesto? Sir Howie, just to clarify, hindi ito parusa, no? We're not punishing them, we're not penalizing them in any way. We're just telling them that they cannot assume office until they complete the submission properly. And bahagi po ng batas yan, hindi namin katang-isip lamang yan. Ano? The law says, if you have not submitted your statement of contributions and expenditures, hindi ho kayo pwedeng manungkulan. At, although, of course, nanungkulan nga sila, kailangan natin ayusin muna. And as far as we're concerned, if they can correct naman yung kanilang deficiencies, pag naayos naman nila, hindi na nila kailangan bumaba. Ayusin lang nila yung kanilang submission. So, okay. I think kung i-aano lang nila, kung ika-characterize natin to na, ay naku, pinarurusahan kami, ganyan-ganyan. I think that's blowing this whole thing out of proportion po. Okay, so medyo nagkulang lang yung kanilang submission. Kasi sinasabi mo nga, yung iba, parang ibang tao yung pumirma. Parang madaling okay. Ayusin yan. So ibig sabihin, kung mag-submit sila, halimbawa, ngayong araw ng mga dokumento na may tamang pirma at nasa tamang form, hindi talaga sila kailangan bumaba. Opo, tapos na usapan as far as they're concerned. No? At that point, titignan na natin yung substance naman nung kanilang mga sinubmit. Tama ba yung mga report nila doon? Kompleto ba yung mga resibo and all of that? Pero sa ngayon, forma lang, no? Sundin lang natin yung tamang prescribed form, sundin natin yung tamang signatory, tapos na yung usapan diyan. Okay, and then I presume na non-partisan itong proseso nyo kasi hindi maiwasan na may nagsasabi na this is they're being persecuted at o tina-target nyo yung mga kalabang partido, etc., etc. I understand. Pero sir, tingnan natin yung listahan. Mahigit 150 individuals are not exactly opposition types, no? So this cuts across the board. Meron tayong those allied with the administration, those who are not allied with the administration, may mga independents. So lahat po eh. Sa tingin ko, at this point, mahirap naman i-sustain yung pananaw na partisanship ito.
Yeah, okay. Just taking one example, no? Si Governor Vilma Santos sa Batangas, she was among the first to react. Ang sinasabi niya ay matagal na raw siya nag-submit ng requirements. So, ano yung naging, alam niyo ba kung ano yung naging deficiency naman doon sa submission ni Governor Vilma Santos Recto? Nakita ko po yung form, particular na case na yan, no, kay Governor Recto. At nakita ko na hindi siya yung pumirma doon sa kanyang submission. Okay. It was filed by someone else. Again, for yung ating requirement, that's yung kandidato. Okay, so iba lang ang pumirma. So mukhang madaling ayusin yan. Pero other than that, walang ibang issue. Kasi sabi mo nga, baka hindi sapat yung may tamang pirma. Babalikan yung content mismo, yung substance ng submission. Pero ang sinasabi nyo, yung deficiency lang, yung pirma niya. So pwede ayusin yan in one day. Pwede. Actually, it takes more time to complain about it than to actually fix it. Okay, kasi sinasabi rin ng iba na na-certify naman daw yung kanilang submission ng local COMELEC. Paano yan? Posible kayang hindi alam ng local COMELEC yung dapat nilang sinusuri bago sinasubmit na o fina-file naman sa national office, central office ng COMELEC? Hindi po. Alam naman po ng lahat ng field officials natin. Ano? It's just that, syempre, madami rin kasing nagpa-file sa kanila and sometimes sabay-sabay dumarating. It's possible na may mga nakakalusot na error. And that's why we have a two-level screening, no? Kung ano man yung hindi ma-correct sa baba, dito sa central nako-correct natin kasi dito medyo mas may manpower tayo to handle that. Wala naman sa tingin namin, no? COMELEC field officials have been doing their job well. It's just that syempre unavoidable kuminsan may mga makakalusot. Okay, sa kaso naman ni Congresswoman Gloria Arroyo, pirma lang ang naging problema. Tama ba yun? Yes, sir. Pirma din lang. Yeah. Kasi halimbawa, may sakit nga yung official katulad ni Congresswoman Arroyo, hindi makapirma. Hindi kayo magbibigay ng exception sa ganung sitwasyon? Speaking specifically of the case of Congressman Arroyo, wala naman po ako nakitang indikasyon that she is unable to do that, no? There are things that she's unable to do, obviously, but I think signing a document might not be one of them. Kaya po sa tingin ko nasama yung pangalan dito. Of course, kapag meron talagang valid reason why a particular candidate is not able to do that, then we're reasonable. We can make exceptions. Pero in this case, parang wala naman pong ground data for an exception. So may mga cases na madaling ayusin. Posibleng meron din cases na mahirap ayusin, no? So Meron po tayong mga kaso na wala talagang sinubmit. Walang sinubmit. Meron talaga nun. Okay, but are you giving them a grace period to submit or lampas-lampas na talaga sa deadline? Wala nang compromise ito? Lampas na sa deadline for sure, no? Even if they submit now, it will be considered a late submission. Are we giving them a deadline? No, but that's the reason why we're asking them to step down. The longer they fail to comply, patagalin pa nila to, mas matagal silang wala sa pwesto, no? Wala pong appeal in the sense na sige makakaupo ka muna, wala pong ganun kasi malinaw yung batas eh. Kapag wala kang sinubmit na source, hindi ka makakaupo. Yeah. Ngayon, nasa sa kanila na yan kung gaano sila katagal away from their position. Kung mag-submit sila today, pwede na sila umupo kaagad. So James, ang tanong ko lang dito, yung paano may enforce ito? Halimbawa, may karamihan sa kanila, dinidispute itong decision ng COMELEC, hindi talaga sila bababa. How will you enforce this? And kung may bumaba nga, who will take over? The vice, whoever the vice is. But in some cases, congressman or congresswoman, no? Sino naman yung papalit sa kanila doon sa pwesto? Well, kaya po namin in-address yung aming liham doon sa Speaker of the House at sa Secretary ng DILG. Dahil ito pong mga personalidad na ito, ito yung may karapatan, no, na mag-manage doon sa kanilang mga, those who are looking to them. So, Speaker of the House, he's the one that members of Congress look to. Local governments, they look to the Secretary of the Interior and Local Government. Enforcement will be their responsibility. Ang trabaho po ng COMELEC is to inform them that the rules have not been complied with.
How will they ensure that the rules are complied with? Well, again, sakop nila itong mga taong ito. They're the ones who can tell these people, kailangan kayong sumunod sa rules. And that's what we're expecting from them. That's the reason why sa kanila naka-address yung Liam at hindi dun sa individuals. Yeah, kasi mukhang ang lumalabas, susuriin pa raw nitong mga official na to, yung mga sinulatan nyo. I think si DILG Secretary Mar Rojas and si Speaker Sonny Belmonte, ano, susuriin pa. So in other words, wala, no action, hindi pa bababa itong mga official na in-announce nyo na kailangan bumaba. Well, yes sir, but in the meantime, at least I hope they're also cognizant that everyone knows that rules have not been complied with, and the longer these people stay in their positions, well, that's how long the rules are being ignored. You know, so I think that's not conducive for orderliness in the system, no? So sana din na makita din ng mga ano nung mga responsableng tao na meron tayong lehitimong cause dito, no? Hindi ito katang-isip lang ng COMELEC or gawa-gawa lang namin. Matagal nang napag-usapan tong rules na to. Matagal nang alam ng lahat ng political players na may ganitong rule. Kung nagugulat man sila at ngayon ini-enforce, that's not our problem. And to be honest, para saan pang mayroong kang rule kung hindi mo pala susundin? Okay. Maraming salamat sa iyong clarifications. Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Maraming salamat po. Samantala, ay kinugulat naman daw ni Ilocos Sur Governor Ryan Luis Singson matapos masama ang kanyang pangalan at ang kanyang kapatid na si Congressman Ronald Singson sa mga may problema kaugnay sa kanilang sose. Ayon sa kanya, dapat bago inilabas ang mga pangalan, nasabihan sila at hindi biglaan dahil nasira ang kanilang pangalan. Ayaw daw niyang bumaba sa pwesto. Handa naman daw niyang itama kung anuman ang mali sa form para hindi na lumaki ang issue.